Hello po, magandang gabi po, mga kaibigan. Kamusta po? Sana po ay napagtagumpayan po natin ang isang buong maghapon. Mayroon lang po akong i-share sa inyo ngayong gabi. Ito'y magandang pag-isipan po natin kahit sa kabila ng kabisihan natin. Kaabalahan ay patuloy na nagpapaalala po ang Panginoon sa atin. Opo, so basahin ko po at explain po natin ito. Ito po ay sasaling Tagalog para medyo may kurot po sa atin, mas lalo po nating madama ang mga salitang ito. Ito po ang sinasabi sa unang Pedro chapter 4 verse 1. Sabi dito, saglit lang po, i-slide show natin para slalong ano. Slalong lumaki, ano po. Ayan. Ayan po, sabi dyan, ang pamagat po, ang panibagong buhay. Yamang si Kristo ay nagtiis ng hirap nung siya ay nasa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handang magtiis. Sapagkat ang nagtiis na nang hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. Kaya nga mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa pagnanasa ng laman. Sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahumalingan ng mga hintil. Kahalayan, mga pagnanasa ng laman, paglalasing, walang habas na pagsasaya, pag-iinuman, at kasuklam-suklam na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Nagtataka nga sila kung bakit hindi kayo sumasama ngayon sa kanilang magulong pamumuhay, kaya kayo ay kinukutya nila. Ngunit mananagot sila sa Diyos na handang humatol sa mga buhay at sa mga patay. Ipinangaral din ang magandang balita sa mga patay upang bagamat sila ay nausgahan na ayon sa laman, gaya ng lahat ng nasa laman, mabubuhay sila sa Espiritu sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Po, so dito po makikita natin dito yung parang reminder. Reminder po sa kanila na dati ay nasa kalagayan na wala pa sila kay Kristo. Kaya pinapaalalaan sila na sabi dito, yamang na si Kristo ay nagtiis ng hirap nung siya ay nasa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handang magtiis. So, makikita pa natin dito, ang pinapangaralan dito ay yung mga mananampalataya. Sabi dito, sapagkat ang nagtiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. Ayan po, mahirap po actually ito, talikuran yung mga dati na nating nakasanayan. Lahat po ay may struggle dito kahit sabihin po natin na tayo ay matagal na sa Panginoon. Kahit si Apostle Paul nga ay in-acknowledge niya na mabuting gusto niyang gawin, hindi niya nagagawa, sa halip ay nagagawa niya yung masama. At yun ay ang masamang nananahan o kasalanan na nasa kanya. Ganon din naman po ang bawat isa sa atin. Meron po talagang pakikipaglaban, may struggle po sa ating mga sarili. Kasi po, halimbawa na lamang yung matagal mo na talagang ginagawa na ngayon mo palang nalaman. Halimbawa lamang kung ang edad mo ay pagpalagay po natin 30 na yung ginagawa mo na dati-dati pa ay akala mo ay okay lang naman kasi yun naman ang ginagawa ng karamihan. Kaya napakahirap po pumalas. Ganun pa man ang kapangyarihan ng Diyos kapag isinuko po natin ang buhay natin sa Kanya, ay gagawin niya pong bago ang ating buhay. Kung kaya sabi doon kanina sa ating binasa ay yung dati nilang kasama ay hindi na nila kasama dahil binago na nga sila ng Panginoon. Sabi dito sa verse 2, kaya nga mula ngayon
Sabi niya, ay mamuhay na tayong sumunod sa kalooban ng Diyos, hindi na sa pagnanasa ng laman. Ano ba yung mga pagnanasa ng laman? Yun ang binanggit ko kanina na mahirap tayong kumawala. Opo, lalo na po kung wala namang nagsasabi sa iyo na iyon ay masama, sa halip ay mas ini-encourage ka pa. At ang ginagawa mo naman ay ihinikayat mo rin ng iba na gawin ang bagay na yon. At gusto ko pong magpatotoo sa puntong ito. Alam niyo po, matagal din po akong gumamit ng ipinagbabawal na droga. At talagang ang ginagawa po namin ay nag-iinganyo din po kami ng mga mas bata sa amin, kahit mga matatanda nga na walang kaalam-alam sa ganong bisyo ay napapasama namin sa aming kalokohan. Opo, so masarap yun kasi masarap po yun noong nandoon ka sa hindi ka pa mananampalataya. Pero noong ikaw ay naging mananampalataya at nalaman mo na ikaw ay na yun ay masama, ay yun ay hindi na po maganda ang iyong pakiramdam kapag yun ay mapag-usapan lamang o di kaya maamoy mo lamang. So sabi dito, sapat na ang panahong inaksaya ninyo, sabi niya, sa paggawa ng mga bagay na kinahumalingan ng mga hintil. Yung hintil po ay yung mga tao na walang pananampalataya sa Diyos. Kung may Diyos man sila, ay hindi yung Diyos ng ginikilala po ng mga Kristiyan. Kahalayan, mga pagnanasa ng laman, paglalasing, walang habas na pagsasaya. Pag-iinuman, ito yung kabuhay ko po talaga noon. Asuklam-suklam. At napagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ayan. So, basic naman po yan. Alam na po natin kung ano yan. Pero may lalim pa po nakahulugan yung Diyos-Diyosan. Hindi lamang po yung mga imahin yan. Ang iba pa dyan ay maaring personalities. O di kaya yung yung kayamanan ng mundo. No? So, yun ang dinidiyos ng iba. Na kahit na anong sabihin ng tao, masira man ang pangalan or ang mahalaga ay sila ay yumaman. Opo, so at anumang bagay na nag-occupy sa buhay mo, oras na pinagpapalit mo sa Panginoon ay maituturing ni Diyos-Diyosan. Ayan po, so magandang gabi at ito lamang po ang ating paalala. Sikapin po natin na mabago po ang buhay natin. At alam po natin, ang sikreto dyan ay yung pagbalik loob sa Panginoon dahil hindi po kakayanin natin yan. Kasi nagre-reason out pa nga tayo, nangangatwiran pa nga tayo. Okay naman to, wala namang masama ito. Marami pa tayong mga alibay at palusot para lamang mapagbigyan, masatisfy yung gusto po natin. Pero alam niyo po, lahat po yan ay pananagutan natin sa Panginoon. So again po, wala pong paalala na bago sa atin. Ito po ay matagal ng paalala. Nais po nating laging i-remind. At maraming salamat po sa panonood ng ating mga taga-subaybay. Sana po maibahagi po natin ito sa iba. At kung mayroon pa po tayong mga katanungan patungkol sa mga bagay patungkol sa Panginoon, feel free po to PM or dyan sa comment section. Pag sumikapan po natin na ito po ay ma-address. Yan po, maraming salamat po sa inyong panonood. Nawa ay pagpalain ng Panginoon ang inyong buhay, ang inyong family, ang inyong trabaho, ang inyong negosyo. Higit sa lahat, siya po ang maluwalhati sa buhay ng bawat isa sa atin. Yan, ingat po tayo. Patuloy po tayong umasa at manalangin sa Panginoon. Patuloy po tayong magnilay ng kanyang mga salita. Purihin ang Diyos. Amen.